dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa isang lumang bahay ay maraming bagay ang pwedeng maramdaman na hindi natin maipaliwanag, mga ka-online. Dear Papa Dudu, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko. Kasi matagal na po akong listener ng inyong YouTube channel. Gustong gusto ko ang mga kwentong katatakutan kasi madalas akong nakaka-relate dito. Alam ko na maraming hindi naniniwala sa mga ganong klase ng kwento. Pero iba talaga kapag kayo na mismo ang naka-experience. Papa Dudu, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jay. 25 years old at nakatira dito sa Cotabato City. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong binatilyo pa lamang ako. Nang makatapos ako ng 4th year high school, nag-decide akong hindi na pumasok sa kolehiyo dahil mas gusto ko nang magtrabaho. Bakit naman hindi ka na magkukolehiyo? Sayang naman ang opportunity na makapagtapos ka ng pag-aaral mo, ang wika noon ni nanay. Oo nga, malay mo eh, ikaw na makapag-ahon sa pamilya natin mula sa hirap, sabi pa ni tatay. 5 kaming magkakapatid at pangalawa ako. Ang kuya ko noon ay may asawa na at anak na. Hindi rin siya nakapagtapos ng high school dahil sa maagang pag-aasawa. Tay, wala na rin po kasi ako sa wisyo na mag-aral. Ayokong pilitin ang sarili ko dahil baka masayang lang ang gagastusin ninyo para sa kolehiyo ko, ang sabi ko naman. Kaya pa naman naming igapang ang pang-tuition mo, wika pa ni nanay. Ayun nga po eh, ayoko pong masayang yon sa akin. Kesa ipangbayad ninyo sa kolehiyo ko ay gamitin nyo na lamang po sa makabuluhang gastusin, ang wika ko. Pero anak, kahit man lang sana subukan mo na mag-aral kahit na isang taon lang. Malay mo naman ay magustuhan mo rin sa kolehiyo, ang wika pa ni nanay. Buo na po ang pasya ko, nay. Hindi na po talaga ako mag-aaral, ang sabi ko. Hindi ba pangarap mo maging seaman? Ayaw mo na bang tuparin yun? Ang sabi mo noong bata ka pa lamang ay tutulungan mo kami ng tatay mo na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid mo. Hindi mo magagawa yun kung hihinto ka sa pag-aaral. Wika pa ni nanay. Pwede ko pa rin naman po kayong tulungan sa mga gastusin, nay. Magtatrabaho po ako at magbibigay ako ng pera sa inyo. Sa ganoong paraan ay malaki na po ang maitutulong ko sa inyo. Tapos, mababawasan pa po ang mga gastusin dito sa bahay natin, ang wika ko. Pero anak, hayaan na natin siya mahal. Mukhang buo na ang pasya ni Jay. Kaya huwag na natin siyang pilitin kung ayaw niya. Ang mahalaga sa kanya nang galing at tutulong siya dito sa mga gastusin sa bahay natin. Ang sabi pa ni tatay. Opo tay, tutulong po talaga ako. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko po kayo pababayaan ni nanay sa mga gastusin dito, ang sabi ko. Iniisip ko lang din na mas magkakaroon siya ng magandang buhay kung makakapagtapos siya ng pag-aaral. Pero sige, ikaw na ang bahala. Jay, basta huwag mo sanang kakalimutan na tumulong sa amin ang tatay mo, paalala pa ni nanay. Opo nay, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po kagad mag-aasawa, pabiro kong sabi sa kanila. Abay dapat lang, huwag kang tumulad sa kuya mo na hindi nakatulong sa pamilya na ito. Napapailing na sabi pa ni tatay. Mula kasi na mag-asawa ang kuya ko ay bumukod na siya noon at madalang nang dumalaw sa bahay namin, Papa Dudut. Pero dahil close naman kaming dalawa, ako ang madalas na dumadalaw sa bahay nila. Kuya, eto nang pagkain para sa mga bata, wika ko. Inabot ko sa kanya ang dalakong pagkain na mula sa niluto ni nanay sa bahay namin.
birthday kasi noon ng bunso namin. Uy, salamat ha, talagang nagdala ka pa dito sa bahay, ang sabi niya. Siyempre naman, hindi ka kasi pumunta sa bahay para makiselebrate kaya ako na lamang ang nagdala sa inyo, ang sabi ko pa. Nahiya kasi ako kay nanay, alam ko kasi na masama pa rin ang loob niya sa akin, ang sabi pa ni kuya. Halos 5 taon na rin silang hindi nag-uusap ni tatay at nanay, Papa Dudut. Dalawa na rin ang anak niya, pero hindi ito madalas na nakikita ng mga magulang ko. Sabi ko naman sa iyo na welcome ka pa rin sa bahay anytime. Kung hindi man kumibusi na tatay at nanay, ayos lang yun. Pero dalas-dalasan mo ang pagdalaw sa bahay para nakikita ka nila at ng mga bata, ang sabi ko. Hindi pa rin talaga siya madalas na kinikibo ni na tatay at nanay, Papa Dudut. Kasi nga ay umaasa mga ito na si kuya ang makakapag-ahon sa pamilya namin mula sa kahirapan. Panganay nila si kuya at mataas ang pangarap nila dito. Yun ang ayoko sanang mangyari sa akin, Papa Dudut. Yung ibagsak nila sa mga balikat ko ang mabigat na responsibilidad. Dahil baka ma-pressure ako kung sakali man na mangyari yon. Kumusta ka naman dun sa bahay? Tanong ni kuya. Okay naman. Nag-decide na nga pala ako na hindi na ako mag-aaral sa college. Pagkukwento ko. Ha? Eh bakit naman? Ayaw na ba nina tatay at nanay na mag-college ka? Tanong ko. Desisyon ko yun kuya kasi ramdam ko yung pressure sa college. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin ang responsibilidad na binigay nila sa iyo. Kaya kaysa mahirapan at ma-pressure ako, ako na nagsabi sa kanila na hihinto na lamang ako sa pag-aaral. Wika ko. Iyon lang ba ang totoong dahilan? Pag-uusisa pa niya. Napangiti ako. Kilala talaga ako ng kuya ko. Kuya, ang totoo, alam mo naman na mahina ang utak ko. Hindi ako kasing talino mo. Kapag hindi ko na ipasa ang college ay sigurado ko na magagalit sa akin sina tatay at nanay dahil nasayang lang ang pera nila sa akin at yun ang ayoko mangyari. Ayoko na masayang lang ang pera nila sa akin. Wika ko. Masyado lang mahina ang loob mo, Jay. Ang sabi ko naman sa'yo, kaya mo yan. Kailangan mo lang lakasan ang loob mo. Walang taong bobo o mahina ang utak. Lahat naman eh nakukuha sa tiyaga at pag-aaral, ang sabi pa niya. Alam ko pero ayoko nang pilitin pa ang sarili ko. Baka kasi mas umasa pa sa akin sina tatay at nanay tapos mabigo ko lang sila sa bandang huli, ang sabi ko. Ano man ang maging desisyon mo ay sinusuportahan kita kasi kapatid kita. Basta kapag kailangan mo ng tulong ay andito lamang ako palagi para sa iyo ha, ang sabi pa ni kuya. Ganon kami ka-close ni Kuya, Papa Dudut. Naalala ko na ako pa ang unang sinabihan niya nang mabuntis niya ang girlfriend niya. Sa akin siya humingi ng tulong para sabihin yon kina tatay at nanay. Kaya naman kahit na hindi kami magkasama sa bahay ay nananatili ang closeness namin para sa isa't isa. Papa Dudut, nagtatrabaho ako noon sa palengke bilang kargador ng mga balde-balding isda at mga gulay. Payat pa ang pangangatawan ko kaya naman hindi pa ako ganong kalakas. Pero kinakaya ko yon kasi ayoko maging pabigat sa mga magulang ko. Bukod pa doon ay umi-extra na rin ako sa mga construction site na malapit sa bahay namin. Pandagdag din kasi yon sa pera na ibinibigay ko sa mga magulang ko. Hindi nga lang sumasapat lalo na nang magkaroon ng diabetes ang nanay ko. Nay, ito po ang pera na pambili ninyo ng gamot. Pag-aabot ko ng pera kay nanay. Ito lang ba ang kinikita mo para sa linggo na ito? Tanong ni nanay. Opo, kasi yung natira sa akin eh, saktong pamasahe ko na lang. Tugon ko. Napabuntong hininga si nanay at lumungkot ang mukha niya. Bakit po? Tanong ko. May follow-up check-up kasi ako sa susunod na araw. Baka kulangin ang pera na ito lalo na at may kailangan na bayaran sa school ang mga kapatid mo, ang wika niya. Napabuntong hininga ako at kinuha ang natitirang pera sa wallet ko.
Ito po ay pandagdag nyo na po dyan sa binigay ko ang wika ko. Pero paano ka? Paano ang mga panggastos mo? Nag-aalala ang tanong niya. Gagawan ko na lang po ng paraan, ang sabi ko. Paanong paraan, anak? Mangungutang na lang po ako sa mga katrabaho ko, ang sabi ko. Pero may utang ka pa sa kanila, hindi ba? Yun ang sabi mo nung nakaraang araw, wika niya. Opo, pero kaya ko naman pong bayaran yun. Basta ako na pong bahala, ang sabi ko pa. Hindi ko na rin alam kung saan pa ako kukuha ng pera noon, Papa Dudut. Pero ang nasa isipan ko ay kailangan ko yung gawa ng paraan. Dahil kung hindi ay sinananay naman ang mahihirapan at yun ang ayokong mangyari. Ginabi ka na yata ng uwi mo. Wika ni tatay nang mapagbuksan ako ng pinto sa bahay. Opo tay, ang dami kasing kailangan na tapusin sa construction site. Kapag hindi namin tinapos ay hindi ko makukuha ng buo ang bayad na para sa akin, ang wika ko. Naglakad na ako papasok sa loob ng bahay. Kumain ka na ba? Tanong ni tatay. Hindi pa nga po eh, tugon ko. Wala naman kasi akong pangkain kaya hindi pa talaga ako kumakain ng hapunan. Kahit malalim na ang gabi, ayokong gumastos ng para lang sa sarili ko. Halika na sa kusina at ipaghahain na kita. Wika ni tatay. Sakto kasi may kanin na tinapang isda pa doon, ang sabi pa niya. Naglakad na kami papasok sa kusina at doon ay nakita ko ang plato ng ulam at kanin na may takip. May pumapasok kasi na pusa sa kusina namin kaya kinakailangan yung lagyan ng takip. Napapansin ko na pumapayat ka na masyado, Jay. Dapat siguro ibawasan mo ng trabaho mo, ang wika pa ni tatay. Hindi po pwede, tay. Sabi ko bago sumubo ng kanin. Bakit naman? Tanong niya. Kasi hindi naman po nababawasan ang mga gastusin sa bahay. May pait ng ngiti sa labi na sabi ko. Lumungkot ang mukha ng tatay ko. Pasensya ka na kung binibigay namin sa iyo masyadong responsibilidad dito sa bahay. Alam mo naman na wala kaming ibang maaasahan dito sa bahay kung hindi ikaw lang. Kung hindi lang nag-asawa ng maaga ang kuya mo, hindi ka mahihirapan ng ganito. Wika pa ni tatay. Hindi naman po kasalanan ni kuya to, tay. Kasi hindi niya naman po ginusto na maging panganay sa pamilya at mabigyan ng mabigat na responsibilidad, ang sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong pa ni tatay. Tay, hindi naman po talaga namin responsibilidad ang pamilya na ito. Mga anak niyo lamang po kami. Sa totoo lang ay naiintindihan ko kung bakit ginawa ni kuya ang mag-asawa ng maaga. Para matanggal na sa kanya ang mabigat na responsibilidad. Kaya rin po ako huminto sa pag-aaral kasi ayoko na mag-expect kayo ng mataas sa akin. Pero huwag niyo po sanang isipin na wala akong utang na loob dahil ginagawa ko po ang lahat para mabayaran ang mga naitulong at naibigay ninyo sa akin. Pero sana eh huwag niyo pong ibigay sa balikat ko lahat ng responsibilidad sa bahay na ito. Wika ko. Yan ba ang tinanim ng kuya mo sa utak mo? Seryosong tanong ni tatay. Hindi po sa ganoon, wika ko. Kaya ayaw ko na nagpupunta ka doon kasi alam ko na kung ano-ano ang sinasabi sa'yo ng walang utang na loob na kapatid mo na yan. Kung ganyan lang din palang iniisip mo ay pwes eh huwag ka nang tumulong sa bahay na ito. Pareho lang kayo ng kuya mo, inis na sabi pa ni tatay. Papa Dudut, hindi naman talaga yon ang gusto kong iparating sa kanya. Gusto ko lang na maintindihan niya na mga anak lamang nila kami at hindi namin responsibilidad ang buong pamilya. Pero ewan ko ba, nasa kultura na talaga natin na mga Pilipino ang saluhin ng mga anak ang responsibilidad ng kanilang mga magulang. Dahil sa liit ng kinikita ko noon ay nag-decide akong tanggapin ang trabahong inaalok sa akin ni Kuya Papa Dudut. Ano bang magiging trabaho ko doon? Bakit parang laki ng sasweldohin ko? Tanong ko kay kuya. Magiging houseboy ka doon kina Sir Pablo. Huwag kang mag-alala at mabait naman yun, ang wika pa ni kuya. Paano mo siya nakilala? Tanong ko. Regular customer siya doon sa talyer na pinagtatrabahuan ko. Mag-a-abroad na raw kasi ang bunsong anak niya, wala na siyang makakasama sa bahay.
Gusto ng anak niya na para hindi sila nag-aalala kay Sir Pablo ay kumuha ng houseboy at kakilala sana nila. Kilala naman ako ng anak niya at kapatid kita. Kaya pumayag na sila na kunin ka nang irekomenda kita sa kanila. Tugon pa ni Kuya. Ang gagawin mo lang naman daw doon ay magbantay ng mga santo. Dugtong pa ni Kuya. Mga santo ang babantayan ko? Tanong ko ulit. Oo mga santo. Tugon ulit niya. Papadudot medyo malayo sa bayan ng bahay ni Sir Pablo. Bahay yon na gawa sa bato. Akala ko'y nagbibiro lang si Kuya nang sabihin niya ang mga santo ang babantayan ko. Dahil bahay na bato yon na napapalibutan ng mga iba't ibang klase ng santo. Mga santo na parabang may buhay at nakasunod ang mga tingin sa akin habang naglalakad ako sa harapan nila. Mga santo na may iba't ibang bato na mukhang mamahalin at nakadikit sa kanilang mga katawan. Wala ka namang masyadong gagawin dito sa bahay ko. Maaga ka lang gigising para maglinis ng bakuran. Punasan ang mga santo, magpakain ng mga manok 2 beses sa isang araw at maglinis ng bahay. Ang pagluluto ako nang bahala doon dahil medyo maselan ako sa pagkain. Hindi ako basta kumakain ng luto ng ibang tao. Huwag kang mag-alala at masarap naman ako magluto. Wika ni Sir Pablo habang sinasamahan niya akong libuti ng bahay na lilinisin ko. Minsan lang po pala dumalaw ang mga anak ninyo rito sa bahay. Nakwento po ng kapatid ko. Wika ko. Oo, may kanya-kanya na rin kasi silang pamilya at ayoko na sanang makaabala pa sa kanila. Sabi niya na nakangiti ang maputlang mga labi. Hindi po ba kayo natatakot? Tanong ko. Saan naman ako natatakot? Tanong niya. Mukha po kasing mamahalin ng mga santo sa loob at labas ng bahay ninyo. Hindi po ba kayo natatakot na baka may masamang loob na pumasok dito sa inyong bahay para pag nakawan kayo? Patanong na sagot ko. Umiling si Sir Pablo. May sariling bantay ang bahay na ito. Kaya hindi ko kailangan pang matakot. Ang mga taong may masamang balak dito sa bahay ang dapat na matakot dahil kapag tinuloy nila ang plano nila, tiyak na may masamang mangyayari sa kanila. Tugon pa ni Sir Pablo. Hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi niyo ni Sir Pablo pero ramdam ko na mabuti siyang tao, Papa Dudut. Palagi lang siyang nakangiti sa tuwing magkausap kami. At napatunayan ko na totoo ang sinasabi niya na masarap siyang magluto dahil lahat ng hinahain niya sa lamesa na luto niya ay masasarap talaga. Wala akong naging problema sa pagiging houseboy kay Sir Pablo, Papa Dudut. Mahigpit lang talaga siya pagdating sa paglilinis ko sa mga santo niya. Gusto niya na halos wala na siyang nakikitang alikabok sa katawan nito. Silang nagbabantay dito sa bahay kaya hindi mo sila dapat na pabayaan. Yun na lang ang pwede mong magawa para sa kanila. Ang bilin pa ni Sir Pablo. Papa Dudut, may isang kwarto sa bahay na bato. Ang puno ng santo na halos mga 5 talampakan ng taas. Minsan pa nga ay para silang nag-uusap kasi nakakarinig ako ng bulong mula sa kwarto na yon. Pakiramdam ko rin ay nakatingin sila sa akin na para bang sinusundan ang bawat kilos ko. Nakakaramdam ako ng kakaibang kilabot, lamig at takot sa tuwing nandun ako sa kwarto na yon. Kumusta ka naman sa bahay nila Sir Pablo? Tanong ni Kuya nang dumalaw ako sa kanila. Ayos naman, mabait si Sir Pablo. Wika ko pa. Alam ko na mabait siya at magkakasundo talaga kayo. Tugon naman ni Kuya. Tama ka naman dyan sa mga sinabi mo, Kuya. Kaya lang minsan nakakaramdam ako ng kakaiba sa bahay ni Sir Pablo. Ang wika ko. Paanong kakaiba? Tanong ni Kuya. Nakapunta ka na ba sa bahay nila? Tanong ko. Oo, mga 1 beses pa lamang. Tugon niya. Hindi mo ba nararamdaman yung mga tingin ng santo sa bahay na bato? May 1 kwarto pa doon na puno ng mga santo. Pakiramdam ko sa tuwing nandun ako ay parabang nakatingin sila sa akin. Hindi ko maintindihan kuya pero parang may sarili silang mga buhay. Pagkukwento ko. Marami na yata kasing pinagdaanan ng mga santo na yon. Ang sabi ni Sir Pablo, yun ang bantay ng bahay nila kaya walang
nagtatangkang pumasok o magnakaw sa kanila. Ang sabi pa nga niya, sino man daw ang magtangkay, sigurado na siya na may masamang mangyayari sa tao na yon. Ang wika pa ni Kuya. Paanong masamang mangyayari? Tanong ko. Nagkibit-balikat si Kuya. Yun ang hindi ko alam. Basta ikaw ay pagbutihin mo ang pagkatrabaho mo sa bahay nila, Sir Pablo ha? Ang bilin pa niya. Papadudot, kahit na hindi sabihin yon ni Kuya, ay pinagbuti ko ang pagtatrabaho sa bahay nila, Sir Pablo. Gusto ko kasing suklian ang kabutihan na ipinapakita niya sa akin noon. Madalas siyang nagbibigay ng ekstra na bayad sa sweldo ko. Nung una nga ay ayoko pang tanggapin kasi nahihiya ako, pero ang sabi niya ay deserve ko raw yon dahil mabuti akong houseboy sa kanya. Hanggang isang gabi ay nagising ako dahil sa kakaibang kaluskos na narinig ko sa may sala. Nang tingnan ko ang oras, alauna na ng madaling araw. Nakaramdam kagad ako ng kakaibang kaba noon at maingat akong lumabas ng kwarto ko. Nakarating ako sa may kusina at nakita ko ang dalawang lalaki na naglalakad sa may sala. Hindi kagad ako nakakilos muli dahil may hawak silang kutsilyo. Kumikinang ang talim noon sa kabila ng madilim na paligid sa sala na pinapaliwanag ng ilaw mula sa mga labas ng bintana. Narinig ko na Anjo at Dave ang pangalan nilang dalawa. Gusto ko sanang sumigaw at tumingin ng tulong, pero natalo ako ng takot na nararamdaman ko. Hanggang sa makita ko na pumasok na sila sa loob ng kwarto na puno ng mga santong may mamahaling bato na nakadikit sa mga katawan. "Tiba-tiba tayo, pare," boses pa ni Dave. "Oo nga, mamahalin to mga alahas na nasa santo. Pucha, buhay na tayo nito," ang sabi pa ni Anjo. Narinig kong nagsimula na nilang kunin ang mga alahas sa santo nang biglang bumakas ang takot sa mga boses nila. "Ikaw ba yun?" tanong ni Dave. "Narinig mo rin?" tanong din ni Anjo. Wala akong ibang narinig kung hindi ang mga boses nilang dalawa. Nagtalo pa sila hanggang sa biglang malakas na sumarado ang pinto ng kwartong puno ng santo. "Tulong, tulong! Palabasin niyo kami, tulong!" sigaw pa ni Dave. "Huwag niyo kaming sasaktan, parang awa niyo na, wag!" sigaw pa ni Anjo. Papadudot, saglit pa akong natulala habang narinig ko ang mga sigaw at pagmamakaawa ng dalawang magnanakaw na nakulong sa loob ng kwartong yon. Nang biglang mawala ang mga ingay nila. Saktong buhaba naman si Sir Pablo mula sa kwarto niya na nasa second floor ng bahay. Kagad ko siyang sinalubong. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at tumawag kami ng pulis. "Hindi po ba tayo papasok sa loob ng kwarto na yan?" tanong ko. "Hintay na lang muna natin ang mga pulis. Hindi natin alam kung ano pang gamit ang meron sila. Baka mapahamak pa tayo," ang sabi pa ni Sir Pablo. Papadudot, kaagad na dumating ang mga pulis at nang pasukin nila ang kwarto kung nasaan ang dalawang magnanakaw ay manamig na bangkay ng mga ito. Parehong cardiac arrest ang kinamatay ng dalawa. Nang makita ko ang bangkay nila ay dilat ang mga mata at bakas pa rin ang takot doon. Para bang may nakitang kung anong nakakatakot bago sila bawian ng buhay. Dalawang buwan ang lumipas, Papadudot ay nag-decide na akong mag-resign sa pagtatrabaho bilang houseboy sa bahay ni Sir Pablo. Ewan ko ba, hindi ako matahimik at patuloy na binabalot ng takot ang katawan ko. Tinanggap naman ni Sir Pablo ang resignation ko at ang balita ko ay may nakuha na siyang bagong houseboy na kamag-anak naman niya. Yon ang karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong gabi, Papa Dudut. Karanasan na kailanman ay hindi ko talaga makakalimutan. Lubos na gumagalang, Jay. Maraming salamat, Jay, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga listeners ngayong gabi, maaari din po kayo mag-subscribe sa Kaistorya YouTube channel. Kaistorya YouTube channel. At syempre sa Papa Dudut Family YouTube channel. Salamat again sa pagbahagi mo ng kwento mo na alam kong nagbigay ng lungkot, kilabot sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Sino man ang makaranas ng ganitong bagay ay mahihirapan talagang tumagal sa bahay na yon. Ang mahalaga lang ay umalis ka na sa bahay na dating pinagtrabahuhan mo ng maayos kayong nag-uusap.
Kaya naman sa ibang kaistorya natin, iwasan po natin na gumawa ng masama dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging kapalit nito sa ating buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.